gabi. Buksan natin ang ating mga Bible bilang pag meditate natin sa Lord's Supper. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. At ating babasahin ang verse 18. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Diyan na po tayo, 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Panginoon, ito ay inyong salita. At dalangin namin nawa, pagtalooban niyo kami ng unawa at pagpapala sa aming pong pagtanggap ng iyong salita. Tanging kayo lamang ang makapagbubukas ng puso, kayo lamang ang siya makapagbibigay ng kaunawaang espiritual. Kaya hangad namin, pagpalain niyo kami upang kami makinabang sa pangangalan ng iyong salita. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ako po. 1987, yun ang una naming pagpunta ni Mama kasama si DJ. Mga dalawang taon si DJ para mag-mission sa Leyte. At habang kami nakasakay ng ferry boat mula Matnog patungo sa Samar, nagbabasa ako ng Bible doon sa barandilya o bandang likuran ng barko. At ako nagbabasa, may isang taong tingin ang tingin sa akin hanggang sa siya ay lumapit at nagtanong, ano ang aking reliyon? Sabi ko, ako isang Kristiyano. Anong klaseng Kristiyano? Sabi ko, wala akong pangalam ng Kristiyano, kundi ang Kristiyano ang nasa Biblia, turo ng Biblia. Sabi niya, mahalaga ba sa iyo ang krus? Napakalaga ng krus. Sapagkat, kung wala po ang krus, wala pong kaligtasan maaaring mangyari sa mga makasalanan. Tama yan, sabi niya. Nagtataka ako ngayon, bakit ang mga tao hindi na nagsusunod ng krus? Dapat pa nga pagandahin ang krus. Ikaw ba, may krus? Ikaw wala akong krus. Pinakita niya, ano pala siya, yung layman sa simbahan. Alam mo kasi, sa mga tao mapapahama, papunta sa impyerno, ang krus para sa kanila ay kamangmangan. Pero sa mga naniniwala sa krus, ito'y kaligtasan. Kaya di katakataka na kadalasan ang krus ay ginagamit ng mga tao bilang agimat. Ginagamit itong agimat o di kaya pangontra sa multo. O di kaya naman pangontra sa takot, nervyos, lalo na pagka may sorpresa, nagkukurus ang mga tao dahil may kapangyarihan daw ang krus. O di kaya kapag umaharap sa mga panganib, ay talagang nagkukurus sila. At kadalasan ginagawa nilang panggabay ang krus sa pagtawid sa karagatan, pagtawid sa kalsada na nakalagay na no jaywalking, o di kaya pagbibigay galang pagka natapat sa simbahan. O di kaya pag natapat sa sementeryo, sila ay nagkukurus. Ang paniniwala nila, gaya ng ating binasa. 1 Corinthians 1:8. Sapagkat ang salita sa krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sa biglang tingin at biglang pag-unawa na hindi nagsusuri kung ano sinasabi ng salita, tama yung layman na ito. Pero atin itong basahing muli
At unawain natin ang bawat kataga nang maunawaan natin kung ano ang sinasabi ng talatang ito. Ganito ang sabi. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahama. Ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ano ang kahangalan diyan? Yung krus ba ay yung krus ba ang hindi pinaniwalaan na kahangalan? O ano ba ang hindi pinaniwalaan diyan? Ang salita. Hindi yung krus per se ang may kapangyarihan, kundi yung salita na nasa krus. Yung salita diyan sa original na pagkakasabi is logos. Now logos, maaaring itong sabihin na word per se, word. Pero sa ibang banda, ayon sa konteksto, yung logos diyan ay message. Ang ibig sabihin ng logos ay salitang binitiwan o ipinahayag o sinabi. Kaya dito, kung ating babasahin muli, sapagkat ang pinahayag ng krus ay kahangalan sa mga napapahama. Hindi po yung krus, kundi yung mensahe, the message of the cross. Ito yung patutuo ng krus, saksi ang krus, kung sino ang nabayubay doon at sino ang namatay sa mga oras na yon. Saksi yung krus, at ang krus ay nagsasalita, kaya ang pamagat natin, ang nagsasalitang krus. Ang nagsasalitang krus. Now, ano yung salita ngayon? Alam natin kung ating babasahin ang John chapter 1, verse 1, ang sabi, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word, ano? With God, and the Word was God, and sa verse 14, and the Word becomes flesh. Ang salita ay naging laman, at sino yon? The only begotten of the Father. Siya ang Diyos. Kaya ang mensahe ng krus ay tungkol kay Hesukristo. Kaya kung ating babasahin muli, sapagkat ang mensahe ng krus na si Hesukristo ay kahangalan sa mga napapahama. Ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kayo ba'y nagsusuot ngayon ng krus? So si Kristo ang mensahe ng krus na siya'y makapangyarihang makapagliligtas sa mga sumasampalataya pero kapahamakan sa mga hindi naniniwala. Now, gusto kong tingnan natin ito sa ating pagbubulay-bulay para po sa ating Lord's Supper, ang tatlong salita ng krus. Tatlong salita ng krus. Unang-una, ayon sa ating binasa dyan, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan. Simulan natin yung salitang kahangalan. Yung unang makikita natin dyan. Kahangalan ay para sa mga napapahama. Dahil naging kapitisulan sa kanila si Kristo. Now, context dito, sino yung mga taga-usapita ni Pablo? Kapwa, mga Griego at mga Hudyo. Sa mga Hudyo, katitisuran si Kristo. Sa mga Griego din, katitisuran din si Kristo. Dahil ang alam nila, ang kaligtasan ay through karunungan. Naniniwala sila kapag marunong ka, yun ang magliligtas sa iyo. Alam na natin sa John chapter 1, yun din ang sinabi ni John kasi yung kanyang audience na in the beginning was the Word. Kaya pinakilala niya yung salita, yung mga Grego, karunungan, wisdom. Kaya
pinakita ni John, na itong wisdom, the Word was with God and the Word was God. In the beginning. Now, tingnan natin ang sabi sa verse 23. Ganito sabi. Ang sabi sa 23. So, balit, ipinapangalan namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katibisuran sa mga Hudyo at kahanganan sa mga hindi. Ika niya? Stumbling block for the Jews, but foolishness also for the Gentiles. Nais nila siyang ihulog, matanda natin, ng pangalan ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo, sa sinagoga, at ang sabi niya, ang lahat na nasulat dito ay nagaganap ngayon. Anong ginawa ng mga Hudyo? Blasphemy! Ang sabi nila kay Jesus Christ. Basahin na natin yung Luke chapter 4, verse 24 to 29. Ito ang sabi. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Ngunit, ang totoo, maraming babaeng balo sa Israel noong panahon ni Elias, nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan at nagkaroon ng maluhang tagutom sa buong lupain. Ngunit si Elias ay hindi sinugo sa kanilaman sa kanila, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Maraming ketongin sa Israel ng panahon ni Propeta Eliseo at walang sino pang nilinis sa kanila, maliban kay Naaman na taga Syria. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, napuno ng galit ang mga Hudyo ang nasa sa sinagoga. Sila'y tumindig sabay-sabay, pinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa taloktok ng murol na tinatatayuan ng kanilang bayan upang siya'y ihulog nila ng patiwari. Kaya nakita niyo ang ginawa itong mga Hudyong ito? Ang sabi ni Jesus Christ, sa panahon ni Elias, ang daming balo doon sa bayan ng Israel. Pero hindi nagpunta si Elias doon sa balo sa Israel, kundi doon sa Sarepta. Bakit? Sapagat lahat ng mga taga-Israel ay nagdala ng hari na huwag maniwala sa Diyos. Samantalang itong babaeng Sareptang ito na nag-iisang hentil, yun ang tumanggap sa mensahe ni Elias. At pagkatapos naman sa panahon ni Naaman, napakaraming kitongin sa panahon nito. Pero ang naniwala sa patutuong dalagita na mayroong propeta na magpapagaling ng kitong ay si Naaman. At si Naaman ang pinagaling ng Panginoon sa kanila. At ibig sabihin ng Panginoon, kayo ay walang paniniwala sa akin. Naniwala kayo sa Diyos, pero sa akin hindi. Kaya nangyari, nagkalit si natin Jesus. At kanilang ginusog si Jesus, atras ng atras si Jesus. Dahil ang dami nila, gusto siyang dumugin atras ng atras hanggang sa makarating siya sa tabi ng bangin, sa taluktok. At gusto na siyang ihulog ng patiwalik. Pero ang ginawa ni Jesus Christ, dumaan sa gitna nila. Nagulat sila, sa gitnaan yun. Dumaan sa gitna nila. Ang mensahe ron, itong mga tao ito, hindi sila naniniwala kay Jesus Cristo. Hindi sila naniniwala kay Jesus Cristo. At hindi lang pangyayari yun. Sa John chapter 10, verse 26, isa pang pangyayari, na gusto nang batuhin si Kristo ng mga Hudyo. Bakit? Verse 26, subalit hindi kayo naniniwala sapagat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa, sabi ni Jesus Christ. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. 28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggang at kailanman hindi sila mapapahama at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay iisa. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Bakit? Inangkin ni si Kristo ng Diyos Ama at siya ay iisa. Hindi ko naman paniwalaan yun. Gusto siyang patayin.
hindi nila matanggap na Diyos si Kristo. Hindi lang yun. Mayroon pang pangyayari na talagang galit na galit sila. At sila ay sa kanilang puso ay talagang mabigat yung kanilang paratan. Luke chapter 5, verse 21. Ang mga eskriba at mga pariseo ay nagsimulang magtanong, sino ba ito na nagsasalita ng mga kalapastangalan? Sino makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos lamang? Hindi sila maniwala kay Jesus na si Jesus ay makapagpapatawad ng kasalanan. Kaya tinubog, inulit sa verse 24, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa ibabaw ng lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya ito sa mundo, sinasabi ko sa iyo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. Yun ang gusto na makita. Kung mapapagaling ng taong to yung lumpo sa isugo ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, alin ba, mas madali ang magpatawad o magpagaling? Imposible magpagaling ang karamdaman maliban sa Diyos. At imposible na magpatawad ng kasalanan maliban sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, para patunayan ko sa inyo na anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad, inutusan niya lumpo, tumayo ka, buhatin mong higaan. At nakita nila. Pero hindi sila naniwala. At ang sabi pa sa John 10:33, kung bakit nila gustong batuhin si Kristo, ganito ang sagot nila. Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin. Ay nagustuhan pa nila yung ginagawa ng Jesus Christ na magpapagaling, pagtuturo, pero hindi yan ang dahilan para batuhin nila si Jesus Kristo. Kundi, ang sabi, kundi dahil sa paglakastangan, sapagat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Yung pong paniniwala na yung krus ang may kapangyarihan at hindi yung mensahe ng krus, sila totoo ang mapapahamak sapagat hindi nila tinatanggap kung ano yung mensahe ng krus. Hindi sila niniwala na totoong namatay ang Diyos na nagkatawang tao. Anong religion po yan? Kaya mas gusto nilang paniwalaan at ituro yung nanay ni Jesus sa laman. Dahil hindi nila matanggap ang mensahe ng krus, ginagawa nilang sagrado yung krus mismo. Yung krus mismo. Nakita mo yung advertisement sa TV na may mga maliit na bato doon daw sa hibingan ni Jesus. At kuha silang tipag-tipag na bato ron, tapos ilalagay sa gitna ng krus, may kapangyarihan ng blessing sa tipag. Magkano halaga noon? 1,000? 2,000 yung krus? At pinagaganda pa ang iba't ibang uri ng krus. Dahil naniniwala sila yung cross mismo ang siyang may kapangyarihan at hindi yung mensahe na cross. Kailangan siguro, kailangan natin marunong tayong pagpaliwanag kung bakit wala tayong cross. Kahangalan ito yung mensahe sa mga napapahamak. Ikalawang salita dyan na makikita natin sa krus, sa 18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga mapapahamak. Ikalawa, ngunit sa atin na ininiligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Tingnan natin yung salitang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng mensahe ng krus ay para sa mga ininiligtas. Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Verse 24, sa immediate context, dito ang sabi, ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Wala pong parang pinipili. Mahudyo man, magriego man, anuman ang klaseng pagkatao, kung sila'y naniniwala sa mensahe
ng krus, ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Kaya ang sabi ni Pablo sa Romans 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ng Diyos sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sasampalataya, una sa mga Hudyo at sa mga Griyego. Hindi mo kinahiyan wala akong krus. Ngayon, naglalaki ang krus, ginto pa. Misa, ito pa nagiging pinsan ang buhay nila dahil humuhutap sila. Dahil sa mahal ng krus. Hindi mo sila maliligtas ng mahal na krus na yun. Hindi mo kinahiyan. Dito, ipinapahayag ang magiging buhay ng mga sumasampalataya. Basahin na natin yung Romans 1:16 at tuloy natin sa 17. Tingnan ang sabi. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Ano yung ebanghelyo? Ang salita ng krus. Okay? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griyego. At hindi na yun, sabi sa 17. Sapagkat dito, sa mensaheng ng krus, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tao po naniniwala sa krus na per se, hindi siya mapamuhay ng matuwid ayon sa pananampalataya. Tanging yun lamang sumasampalataya sa mensahe ng krus, sapagkat nagtuturo mismo ang ebanghelyo paano tayo mag-behave, paano tayo mag-ugali, paano tayo sumampalataya, paano tayo magsisi, paano tayo maging banal, paano tayo maging matuwid. Pero ang krus, hindi ko nagtuturo yan. At ang sabi pa, yung mensahe ng krus, kapangyarihan ng Diyos sa mga naliligtas at karunungan ng Diyos. Sa verse 24, ating binasa kanina. Ito magtuturo sa atin tungo sa kaligtasan. 2 Timothy chapter 3, verse 15, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, at kung paano mula sa pagkabata, iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung mensahe sa krus, yun ang magtuturo sa atin upang tayo'y tumibay sa pananampalataya. At ang sabi ni Jesus Christ sa John 8:32, and the truth shall set you free. Hindi po yung krus mismo. So sa mga tweet, 1 Corinthians 1:18, ito yung katiyakan natin sa Diyos. Ito yung katubusan natin mula sa Diyos. Yung mensahe. Kaya sinabi sa verse 21, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamagitan ng karunungan ito, ay inalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamagitan ng kahangalan ng pangamanan. Yung mensahe na nasa krus, yun ang ipinapangaral. At ang sino mang sumasampalataya, sila ay maliligtas. So ano yung salita sa krus na ating nakita ngayon? Kahangalan at kapangyarihan. At ikatlo, katiyakan. Katiyakan. Ang sabi sa ating text muli, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Katiyakan nyo. Kapahamakan sa mga napapahamak. At ikalawa, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan nyo. Katiyakan nyo. Nakapangyarihan ng Diyos na makapagliligtas sa iyo. Kaya nga, ang krus mismo sa kanyang mensahe ay may tiyak na panyaya sa lahat. Dahil, una,
katiyakan itong kaluguran ng Diyos ang sumampalataya sa pangangalan. Verse 21, ikinalugod ng Diyos na sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos o minsay ng krus. Nasabi nila ng iba ay kahanalan, ito ang katiyakan na makapagliligtas sa sino na. Katiyakan ng mga pagliligtas. Kaya, sa atin ngayon, nauunawaan ba natin? Maaari, matagal na tayo, simula pa ng pagkabata, nakakamig tayo ng Ebanghelyo. Hindi mo masama yung nakakamig. Pero kung hindi naman dinidinig, hindi pinapaniwalaan, hindi tinatanggap, eh wala pong mangyayari pagbabago sa buhay. Para ka natin naniwala na yung krus per se ang may kapangyarihan at hindi yung mensahe ang may kapangyarihan. Pero katiyakan itong paanyaya ng Panginoon dito. Yan, sino bang sumampalataya sa mensahe ng krus? Maranasan mo kapangyarihan ng Diyos. At hindi lang yun. Makikita natin dito yung katiyakang layuni ng Diyos dito sa verse 18. Una, kaluguran ng Diyos. Ito nanulugod ng Diyos eh. Sa mensahe. At ikalawa, layuni ng Diyos. Yun ang layuni ng Diyos na yung mensahe ang ating panumpalatayanan. At pag tayo pa naman, magkaroon tayo ng sariling krus, gano'ng makalaki yan? Yung mensahe ang dapat natin tignan. At ikatlo, katiyakang proseso ng Diyos sa mensahe ng Diyos. Proseso, alam natin. Mula sa simula, sa walang hanggan, itinakda na ng Diyos na likhain niya ang mundo, likhain ang lahat ng bagay sa mundo, at hilika ang mga tao, at pagkatapos bumagsak sa kasalanan. Bakit po? Dahil nakaplano na proseso ng Diyos na sa kanyang history of salvation, mangyari po ang Diyos na magkakatawang tao at siya'y mamuhay tulad ng karniwang tao na maging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Yung proseso ng Diyos na pagliligtas, hindi po ito automatic. Ginawa niya ang lahat ng dapat gawin para ang tao mayroong matibay na pananampalataya, sapagkat ang isang tao hindi makakapanampalataya kung magic lang. Kailangan malaman niya anong proseso ang ginawa ng Panginoon ng pagliligtas. Lahat ay biyaya sa simula't simula hanggang si Kristo ay lumaki, siya namuhay, siya nagturo, siya nangaral, hanggang sa mamatay sa krus. Proseso ng Panginoon yun. Napakadakila, ang kaligtasan natin ay hindi automatic, kundi ito'y gawa ng Diyos upang ipakita sa atin ang kanyang layunin ng pagliligtas. Galatians chapter 4 verse 4, madalas natin pagkitin ito, ganito ang sabi. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, nakita niyo yung process ng Panginoon from eternity past, pinangyari niya ang lahat ng bagay para dumating ang kapanahunan. Ano nangyari? Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Bakit po? Sapagkat lahat ng tao nasa ilalim ng kautusan at ang kautusan ang nagdarantad ng ating kasalanan. Right? Kung walang kautusan, di natin alam na ang palinitugong pala ay kasalanan. Ang pangangalan niya pala ay kasalanan. Ang magsinungaling pala ay kasalanan. Hindi natin alam niya kung wala po ang banal na kasulatan ng Diyos. Kaya nung magkaroon ng banal na kasulatan, lahat ng tao nabuksan na siya makasalanan. Wala siyang kaligtasan. At yun ang dahilan bakit isinubo ng Diyos, si Kristo, upang tubusin ang lahat ng nasa ilalim ng kautusan. Sabi niya, verse 5, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagtukot ko bilang mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, isinubo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Kaya tayo nakasisigaw ng Aba, Ama. Aba, Ama. Napakaganda po ng proseso ng Panginoon. Hindi ito basta-basta. Ang gaya na sinabi nila, pumasok ka lang sa pintuan ng simbahan, maliligtas ka. Tumawag ka na kay Kristo, ligtas ka na.
sumampalataya ka kay Kristo, ligtas ka na, paano ka sasampalataya kung hindi mo siya kilala? At paano siya makikilala kung wala kang napapakinggan? At paano ka makapakinig kung walang nangangaral? Kaya nga ang panampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng pangangaral. Proseso ng Diyos. Kaya 1 Corinthians 1:18, nandiyan po yung katiyakan. Katiyakang kaluguran ng Diyos, katiyakang layunin ng Diyos, katiyakang proseso ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi ko na sinasabing masama magsuot ng buhos. Pero pwede niyan. Bala ka kung ano gusto mong buhos, ang lagay mo niya, makinto, mapilag, maputi, kung ano. Wala akong pakialam dyan. Pero kung ating isa sa ipsin, dito na. Noong panahon ng Roma, panahon pa sa Old Testament, ang isang kriminal, para hatulang mamatay, ay ibinibitin sa puno. At doon, pinakakain siya sa mga ibon. Hanggang siya malagutan ng hininga, umagas ang kanyang dugo, mag-dehydrate siya doon, gasatindi ng init. Pero pagdating ng Romano, medyo pinaganda yung kahoy. Naglagay ng buros. Pero mas mahira, sapagat ipinapako, samtalang nung una, tinatali. Si Saul, tinali. Yung anak niya, tinali sa puno. At pinakakain sa ibon, pinuputan sila ng ulo. Pero pagdating sa Roma, nakakrus na. Sa mga kapatid, ang krus, ito po yung sa ating panahon, selya elektrika. O di kaya, ano ngayon yung ano? Ibang lethal injection. Pero kung nakakutsun ka parang. Ngayon, kung yun ay lethal injection o selya elektrika, ganado ka bang masusuot ng selya elektrika sa iyong leeg? Yan ay kasumpa-sumpa. Si Kristo doon namatay sapagkat siya hinatulan na isang kriminal. Yun ang sinasabi ng krus. Ang mensahe ng krus, pakinggan ninyo. Hindi ang krus ang may kapangyarihan, kundi yung namatay sa krus. Kaya hindi ako nasusuot. Halimbawa, anak ko na sila elektrika. Sana huwag naman. Kaya turuan yung mga anak nyo hanggat maaga. Teach your child the way they should go. Baka balang araw, maging kriminal yan at masilya elektrika. E dalawang mo anak mo, nagpagawa ka ng silya elektrika. Sinabi mo sa rin, mas mahal mo, mas palak mong silya elektrika. Panisprit mo, bakit ka nasun ganyan? Hindi makakaya yan. Hindi pa. Sino namatay anak mo eh? Hindi ba? Hindi mo kagawin yun. Makakaya yun eh. Dahil sa kamangmangan ng mga tao, sa kuro sila naniniwala at hindi doon sa mensahe. Kailan man, hindi makapagliligtas ang kurus. Ang tanging makapagliligtas is the message of the cross, and that is the gospel. And who is the gospel? Jesus Christ, who died and raised again from the dead the third day. Kaya nga, dito po, ang 1 Corinthians chapter 1 verse 18 ay matinding panawagan at paanyaya ng Diyos sa lahat ng gustong maligtas. At ang paanyaya ng Panginoon dito ay humihingi ng inyong pasya. Huwag bukas, sapagkat ang kaligtasan ay laging ngayon. Huwag bukas. Kung ang isang tao ay tinatanggap ang kapayagan ng Diyos tungkol sa salita ng krus na nasa banal na kasulatan, kailangan ka magpasya. Kailangan magpasya. Sapagkat wala na pong second chance pag ikaw ay naghihingalo o pamuntularan yung tip sa krus na naghihingalo eh nakapagsisipa. Ipinapakita lang doon kung gaano ka
mapagbiyaya ang Panginoon. Pero hanggang tayo ay may lakas pa, dapat na tayong magpasya. Huwag na natayin. The time will come. Hindi mo na maalala magsisi, kundi ang mararamdam mo lang ay ang sakit at hirap ng kamatayan hindi nadaan sa mga. Pero naman, hindi ka hihingin ng kapatulan. Kung ang panyay ng Diyos ay nakatuubos, kailan mong magpasya? Dahil hindi mapapahamak ang sino mang magpasya. At kung ikaw walang paniniwala sa mensahe ng krus, ipapahamak ka ng iyon. So, naunawaan mo na ba? Kaibigan, kapatid, kung gaano kahalaga ang mensahe ng krus, narito ang kasaysayan ng katubusan ginawa ng Diyos sa mga makasalanan. Kaya sa awit din, I love to tell the story. The old, old story, and yet powerful pa rin whoever believes we shall be saved. Tayo mo na lang. Panginoon, salamat po sa mensahe. Ang tanging kailangan siya makapagpubukas namin ng isipan ng aming unawa. Salamat po sapagkat ang salita nito ay napakalinaw at napakadaling unawain dahil po sa tulong ng inyong banal na Espiritu. At nawa ito nga po ang aming maalala at may kintal sa aming mga puso habang aming pong ginugunita ang banal na alaala ng Panginoon iniwan sa amin. Kami po'y magkaisa ang tumulog sa paghapunan upang muli naming sariwain kung paanong namatay si Kristo sa krus para sa aming kaligtasan at kung paano dumanak ang kanyang dugo para pa sa aming kapatawaran ng lahat ng aming kasalanan. O Panginoon, pagyamanin mo ito sa lahat ng narito at para po sa aming mga kaibigan na wala pa pong desisyon ng kanila pong panyaya mula sa inyo, nawa biyayaan niyo sila na kanilang unahin i-commit ang kanilang sariling buhay. Huwag nilang antayin ang kanilang partner, ang kanilang kaibigan, kundi mismong sarili nila unahin upang sila'y magamit na madala rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.